Bango. Ang gawa ko ng kape kasi nag-order ako ng ano, ng Indian food. Medyo mabigat yun, marami. Kaya kailangan ng bango. Kailangan ng panulak. Oh man. Wow. Itong ano, kape na to galing sa Ipo. Doon namin in-order itong kape na to. Kaya mabango eh. Nung pumunta kami doon, nakaraang hindi pa nag-lockdown, meron kami nakainan. Sila yung gumagawa mismo itong kape. Tapos yun. Kaya nung natikman namin, kumuha na kami ng yung supot na kape nito. Bango, Salamat ang hari semua. Salamat datang ke Kuala Lumpur. Santo siya ugto, lamatan si kayo kabalayan. Puno maksilyala lang so laman tayo. Pilipinas. Magandang tanghali sa inyong lahat. Ang gagawin ko ngayon kasi ay ayaw ko nang lumabas kasi medyo maligalig sa labas, medyo marami na namang ano eh, marami na namang mga kaso ng mga COVID-19. So dito na lang muna tayo sa bahay, dito na lang muna tayo magkakainan. Anyway, so what I did, kumuha ko ng ano sa Grab, nag-order ako ng pagkain sa isang Indian restaurant na malapit lang naman. Kaya kasi, like I said, ayaw kong lumabas. So, dito na lang. Dahil ngayon, inaantay ko ngayon yung in-order kong pagkain. So, habang in-order ko siya, kape muna tayo. Siguro mga darating yun, mga 15 minutes pa from now. So, ito yung ginawa ko kanina eh. Tingnan ko kung, yan. Yung kape na to, ang tawag nila rito kosong. Ibig sabihin walang halo na cream, gatas o asukal. Pag sinabing kosong, meaning zero, empty. Ito yun. Mabango, kanina inamoy ko, mabango yun. Yun na nga, maya-maya baka nakadala nila yung mga in 5 minutes yung in-order natin o kaya 5 to 10 minutes. Anyway, sana laging malakas ang katawan natin kahit hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago yun. Palaging, lalong may mga lugar na dumadami yung virus, no? Ayan, tumawag na yung ano, gwardiya. Dumating na raw yung ano, yung Grab natin. Ah, baba muna ako ha. Tayo niyo ako dyan. Ito na. Dumating na yung in-order natin. Ah.
Yan. Kaya na. Ang dami nito, men. So, ito. Yan o. Ito yung ano eh, yung lamb shank. Kasi ito, yung chicken kebab. Chicken kebab. Ito, hindi ko alam kung ano ito eh. Yung mga hindi ko alam kung ano mga pangalan ito, pero mukha namang masarap eh, kaya ito ano yung ito tinapay. Obvious, alam ko ang tawag dyan. Of course, yung kape natin nandyan. Yeah. Ito hindi ko na binuksan kasi mukha mga chips yata yan eh. Or I don't know kung ano. Pero, but anyway, mukha naman siyang masarap at saka ano, kailangan magkakamay tayo para mas masarap kumain. Mukha siya, kabala yan. Ugto lang naman. Mangantila. Ito, ang tawag dito, lamb shank to eh. Hindi ko pa natitikman ng lamb shank dito sa Kuala Lumpur. Pero sa Singapore, kung saan kami tumira ng 2 taon, meron akong kinakainan doon ang tawag ng kainan Al-Azhar. Binabalik-balikan ko yun, yung ano nila, yung lamb shank. Kasi masarap, masarap. Tapos ito naman, ito kabab yun. Tapos ito, ano ba ito? By the way, yung mga Indiano, pag kumakain sila, palagi nagkakamay yung mga yan. Basta importante sa kanila, parang ano yata yun eh, yung kaliwang kamay, hindi nila gagawin yun. No? Ang ginagamit lang talaga nila yung kanan pag kumakain. Yeah. So, anyway, bago tayo kumain, maglagay muna ako ng kape ulit. Mukhang maanghang eh. Okay. Natikman nga natin para ano. Hindi ko saan yan. Nagamit ko yung kaliwa. Nagdala ko lang ano. Hindi problema yan. Kasi sila, hindi lang ako, sanay silang kumain ng ano, isang kamay lang. Kaya, malambot din siya. Kasi yung mga ibang kwan, lamb shank, medyo rubbery ba? Yung para makipagbulo ang kapa bago mo makain. Pero ito, ano ito yun? Ang lambot. Ang lambot. Ngayon mo. Gagamitin ko na lang itong kaliwa kasi mayroon naman ang hugasan eh. Tignan mo. Diba? Malambot. Malambot siya. Yeah. Kuha tayo na ano. Tawag dito. Ayan. Tapos. Hangin natin dyan. Hangin natin dito. Kamaan na rin natin ang ano. Kuha natin ito. Kuha natin ang kebab. Chicken kebab. Ayan o.
Oh man. Ang hirap magsalita kasi ang sarap eh. Sa sarap. Anyway. Ayan. Huh? Ano? Ano ito? Parang chicken din yata. So yun na nga. Ito, tingnan natin din naman. Yung mga ibang binigay nila. Tapos, alam mo nang oops! Yan o. Yan. Ano ang kape? Matuwa. Tama. Hindi mga mga gulay. May gulay na may nung broccoli. Parang may mga beans. Ito naman. Ito. Ano pala siya? Ayan. Ano nga siyang isda. Gusto ko yung isda. Kung natin yung isda niya. Lagyan na natin dito. Ayan. Mayroon pa lang kumain ng ganito. Anyway. So yun na nga, medyo pacing muna tayo, medyo mabigat eh. But anyhow, so ang order na to ay platter. So set siya. At ang halaga niya is 126 ringgit. So i-divide mo yun into 4. Yun ang exchange rate ng US dollar sa ringgit. So roughly like about 32 US dollars. Okay na rin siya kasi pwede nga actually siyang pang dalawa o pwede nga pang tatluan eh. Kaya medyo po may pacing pa nga ako ngayon. But anyway, yun lang maganda lang sa ano, no? sa KL or sa Malaysia in general. Lalo na pag pumunta ka ng Penang, Ipoh, JB, Langkawi, Milaka. Napuntaan ko na kasi yan eh. Yung mga lugar na yan. At alam mo, marami. Napakaraming pagkain. No? Lahat yata ng sulok may kainan eh. Tsaka mura. Mura. As in talagang mura siya. Kaya, yun. Medyo kaya yung mga tao parang ayaw na nilang magluto sa bahay kasi pwede ka naman bumili ng lutuna eh. Tsaka masarap. Usually masarap yung
ang mga pagkain nila. But anyhow, isa pa yun sa maganda dito sa KL, no? Pag, lalo na pag kahit nandun ka sa mismong city center ng KL, kung saan nandun yung iconic na towers, yung Petronas Towers, no? Tsaka, ayun, mga marami mga high-rise buildings doon sa tabi nun. O, marami rin mga hotels, ganyan, no? Pero mag-ano kayo, medyo mamamangha ka kasi kahit nandun ka na sa gitna ng, ano, nandun ka na sa gitna ng siyudad mismo, ng kaya maraming puno, maraming mga pananim, ganyan, no? Tsaka pa siyang, kaya ano, yung sariwa yung hangin, eh. Tsaka verde yung mga kapaligiran. Kahit na, like I said, kahit na nga nandun ka mismo sa yung mga napapalibutan ng building na siyudad na yon. Tapos, parang napapalibutan pa rin ng jungle yung siyudad. Kaya, okay naman siya. Yeah. Tsaka, kung ang halap mo ay masasarap na kainan na very affordable yung presyo, this is the place you go to. Kasi nga, masarap yung mga pagkain nila.